Kaugnay ng paghahanap kay Alice Guo at pakikipagtulungan ng pamahalaan sa counterpart authority sa Southeast Asia, kausapin natin si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston Casio. Magandang umaga po. Magandang umaga, Rafi, at sa inyong mga taga-panood at taga-subaybay. Opo, base po sa inyong monitoring, nasa na ba talaga si Alice Guo at may impormasyon ba kayo kung sino yung kanyang mga kasama at nagbibigay ng proteksyon sa kanya? Doon sa unang tanong, kagabi po ay nakipagbigay-ugnayan tayo sa mga Indonesian counterparts natin. As further information, nasa lokal pa rin po ng Batam si Binibining Guwaping. Ngayon naman po, yung kanyang kapatid na si Wesley Guo, nakatanggap po kami ng impormasyon nung nakaraang Lunes na sumubok po itong lumipad papuntang Hong Kong. So inaalam pa po natin sa counterparts natin sa Administrative Region of Hong Kong kung nakalipad nga po siya at nakapasok doon sa kanilang territory. Inaantay lang po natin yung update. Mm-hmm. Sino po kaya nagbibigay ng protection dito kila Guo? Alam niyo, napakahirap ng tanong na yan. Pero for sure, meron po talagang tumulong po rito sa magkakapatid po na ito para makalabas po ng Pilipinas sapagkat marami pong moving parts gawa ng alam naman po ng buong bayan at ilang mga bansa dito sa Southeast Asia na pinaghahanap na po siya. Kaya kung ito'y nakalabas po ng Pilipinas, ito po talaga ay merong umayuda. Ngayon, meron na ho kami nakuhang ilang mga litrato ng mga posibleng tumulong sa kanya. Binavalidate lang po natin ito kung totoo nga po ba yung nakuha natin mga litratong ito ng mga tumulong po sa kanya. Mm-hmm. At kapag totoo naman po, mananagat po ang mga ito. Gaano katindi yung pag-ubantay ng Indonesian authorities para hindi siya makalabas kung saan man siya naroon at makalipat sa ibang bansa? Siyempre, Rafi, within the limits of their legal authority lang po ang mga yan sapagkat wala pa po yung tinatawag na international red notice, wala pa rin po yung international blue notice na galing sa Interpol. So, minamadali po natin yung paglabas ng tinatawag nating blue notice para mabantayan po siya ng 24/7. Mm-hmm. But then again, nangako po ang ating mga counterparts na they're doing their best to make sure na masecure lamang po siya sa isang limited na lugar. So at this point, monitoring lang po ba ang kaya nilang gawin? Hindi siya pwedeng pigilan? Yes, Rafi. That's the limit of what they can do at this point. Mm-hmm. So minamadali po natin ang mga yan na makuha natin lahat ng mga requirements na meron tayo. Mm-hmm. But then again, pwede po silang magsagawa ng tinatawag nating declaration na siya po ay undesirable alien. Mm-hmm. Pag ginawa po nila yon, pwede na po silang makipagbigay tulungan sa ating immigration para pumunta doon at ma-deport po ang mga yan. Mm-hmm. Panghuli na lamang po, kailan yung planong simulan yung investigation sa mga grupo individual na posibleng tumulong po kay Guo na makalabas ng bansa sa pamamagitan ng backdoor channel? Ongoing na po yan, Rafi. Ongoing na pang coordination natin sa mga pertinent authorities sa kasama natin sa task group. In fact, pinapabuo na po namin yung mga pictures, mga assessments, at saka mga reports over the last 3 weeks ng kanyang mga sightings, at saka mga kuna ng mga litrato ng mga taong nandoon sa mga lugar kung saan may mga sightings sa kanya. Mm-hmm. So, syempre lang, Rafi, inuuna po muna natin ngayon itong kay Guwaping na hindi po siya makatakas at makapunta sa Golden Triangle, sa Cambodia, sa Northern Thailand. Yun po muna ang priority natin. But as we do that, we're doing a parallel investigation. Mm-hmm. Okay, abangan po natin yung update sa mga bagay niyan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Si PAOC spokesperson Winston Casio. Huli kam ang pag-counterflow ng pampasaherong jeep na yan sa Sumulong Highway sa Antipolo, Rizal. Muntik mabangga ang kasalubong na motorsiklo at SUV habang nadali ang isang tricycle, truck at kotse. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang jeep kaya sinadya nitong banggain ang mga concrete barrier. Bago ang nahulikam na pag-araro sa barrier, nabangga na rin daw ng jeep ang ilan pang sasakyan. 10 ang nagtamo ng mga sugat. Nakipag-areglo na umano ang jeepney driver sa mga sangkot sa insidente. Nakadetain po siya sa Antipolo Component City Police Station at tumangging magbigay ng pahayag. Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao kasama
si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. Bayanihan ang ipinamalas ng ilang residente sa Boracay para mailigtas ang isang asong na hit and run. Ayon sa Boracay Animal Adoption and Rescue Center, nabali ang balakang ng asong si Ilaya matapos masagasaan ng e-trike. Nagtulong-tulong ang ilang taga-Boracay para punuan ang ipinampagamot sa aso na halos 11,000 pesos. Nagpapagaling na ngayon si Ilaya. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang tumakas na driver ng e-trike. Happy Monday, mga Mari at Pare! May update sa estado ng kanyang puso, si Widow's War lead star Bea Alonzo. Single, happy, and still not dating exclusively. Yan ang nireveal ng Kapuso actress sa gitna ng kanyang busy schedule at journey para ma-achieve ang work-life balance. Chika niya, ine-enjoy niya muna ang pagiging single while showering herself with love and care. Masaya rin daw si Bea sa mga natatanggap na positive comments tungkol sa kanilang top rating serye na Widow's War. Ang co-star niyang si Carla Abellana na kasalukuyang nasa ospital, lagi raw nilang kinukumusta at very involved sa monitoring at creative process ng show. Pinutan ng isang rider ng motorsiklo at isang siklista matapos silang magkabanggaan sa Tondo, Maynila. Balita hatid ni Jomar Apresto. Kuha ang CCTV videong ito sa panulukan ng Kapulong Street at Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Kita sa video ang mga sasakyang tumatawid. Dalawang siklista ang biglang pumasok pakaliwa. Maya-maya, sumalpok sa isang motorsiklo ang isa sa mga bisikleta. Muntik ding tamaan ang ilang residenteng tumawid. Isang volunteer na napadaan sa lugar ang tumawag ng responde sa mga kapwa niya volunteer. Ayon sa kanila, mas napuruhan daw ang motorcycle rider na hinihinalang nakainom. Nakita natin yung patient, duguan na, medyo yung blood niya, nakakalat na dito. Nagtamo naman ang mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng babaeng siklista. Pagkarating ng mga tauhan ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, agad din silang ginamitan ng mga stretcher para maisakay sa ambulansya. Ayon sa barangay, accident-prone area talaga ang lugar. Lalo sa gabi kasi madilim po yung kalsada. Kaya ingat lang po para walang disgrasyang mangyari. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad kaugnay sa nangyari. Jomar Apresto, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga hakbang na raw na ginagawa ang Department of National Defense kasunod po yan ng panibagong insidente sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Nagsalita rin ang isang opisyal ng Malacanang patungkol naman sa nangyayaring paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy sa Davao City. May ulat on the spot si Ivan Mayrin. Ivan? Yes, Connie, let the law take its course. Yan ang sinabi ni dating Chief Justice Lucas Bersamin at ngayong Executive Secretary tungkol sa mga banat na ang paghahain daw ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Quiboloy ay politically motivated. Ang sabi ni Bersamin, may proseso daw dyan at kailangan lang hayaang gumulong ang proseso. Samantala, no comment naman si Bersamin nang matanong tungkol sa paghingi ng tawad ni VP Sara Duterte sa mga tagasunod ng Kingdom of Jesus Christ na hinikayat niyang iboto si Pangulong Marcos. Hindi nagpaunlak ng panayam ang mismong Pangulo matapos pangunahan ng paggunita sa National Heroes Day ngayong araw dito sa libingan ng mga bayani. Tukol naman sa pinakahuling insidente ng pambabangga at pang-water cannon at paggamit ng flare ng China laban sa Pilipinas, iginiit naman ni AFP Chief General Romeo Browner na walang nagbabago sa utos ng Pangulo. Ang standing order anya, walang isusuko ang Pilipinas ni katiting na bahagi ng ating teritoryo. Magpapatuloy daw ang ating mga misyon at pananatilihin ng presence ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Katunayan nitong Biyernes ay nagsagawa raw mismo si Browner ng air patrol sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea at tinesting ang flare ng mga eroplano. Pero ang atin daw ginagawa at patuloy na gagawin, titiyaking na ayon sa international law. Samantala, si Defense Secretary Gibo Chodoro sinabing ipinaubaya na sa National Maritime Council ang mga susunod na hakbang na direktang pinangangasiwaan ng Pangulo. Sa panig ng Department of National Defense, may mga ginagawa raw sila na hindi maaaring idetalye.
Patuloy daw ang pagpapalakas ng Pilipinas, hindi para gumanti sa mga agresibong aksyon o armed attack, kundi para iwasang may armed attack na mangyari. Samantala, balikan lamang natin ang paggunita sa National Heroes Day. Sinabi ng Pangulo na bukod sa paggunita sa kabayanihan ng mga nauna sa atin ng ating mga ninuno, ay kailangan ding ikilalanin ang kabayanihan ng pang-araw-araw na Pilipino at bantayan ang kalayaan na ating patuloy na tinatamasa hanggang ngayon. Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.